What's up guys? This is Pabs Vibes and welcome to my channel. Ngayon, nandito ko ngayon sa Makati City Hall at samahan niyo akong kumuha ng National ID. Philippine National ID dito sa Makati City Hall, okay? Hintayin niyo lang mamaya ang aking update. Guys, dahil maaga ako, wala pa masyadong pila. Ayan, kung mapapansin nyo. So, time check tayo is 6:24 AM dito sa Makati City Hall. Okay, tingnan natin yung pag-process mamaya. Update ko kayo. Okay. By the way, guys, kung kayo ay taga Makati or taga Manila, meron din malapit dito. Ngayon, kung taga Makati kayo, dito kayo sa Makati City Hall pupunta. Kung taga Manila or kahit anong lugar kayo, pwede kayo pumunta sa circuit. Monday to Friday yata sila. Isi-send ko yung link sa baba ng description para magkaroon kayo ng idea. Ayon, kaya lang dun sa circuit, kailangan 4 AM pa lang nandun na kayo kasi 180 lang yung ano nila ina-accommodate. After nun hindi na, nagka-cut off na sila. So ang proseso po doon, ng pagkakaalam ko, bibigyan kayo ng form ng 8 AM at saka may oras na doon kung kailan kayo at anong oras kayo aakyat sa third floor ng circuit, okay? Pwede rin kayong magtanong sa akin through comment section here at sasagutin ko po yan, okay? Pangalan niyo, sir? Robert Jesus Sierra, sir. Kayo po, sir? Joey Bolinas. Kayo po, sir. Tatanong ko lang, ano pong masasabi niyo sa mga gustong kumuha ng National ID, sir? Ang masasabi ko lang po sa mga kumuha, through online po tayo sa National ID. Ito po yung website po natin. Yung link lang po to sa website ng PhilPIS. Philippine Statistic Authority po. Pero, sir, pwede rin po walk-in. Pwede po mag-walk-in pero hanggat maaari po, haba po na yung pasensya nila. Kasi po, ang priority po natin puro naka-online lang po. Ang barangay po na naka-schedule po ngayon, Santa Cruz, Valenzuela, poblasyon po. Okay. Tapos sir, ano po yung mga bawal po, sir? Bawal po ang naka-makeup masyado, may contact lens, may kulembok, may hikaw, mga piercing po kahit saan man, sa dilaw, sa kilay, ganun po. Yun po ang bawal talaga. Sir, paano po yung mga requirements naman po ang nakakailanganin nila? Ang mga requirements po natin, nandito rin po. Ito po yung primary. Halimbawa po ng passport, UMID, driver's license. Ang secondary naman po natin, at least 2 valid ID sa secondary ID. Kagaya po ng police clearance, yung police ID natin na ano, LTAC, yung license to own, possess firearms, tapos po yung mga SSS na una dati, yung unang dati na SS, PhilHealth, yun po. Pwede rin po yung yellow card natin, pwede rin po yung makapisin natin. Ah, okay sir. Sir, may priority po ba tayo? Like PW? Ang priority po natin lagi, senior citizen, okay. PWD, pregnant. Okay po. Yun po, yung priority natin. Ayun po, marami salamat, sir. Thank you po. God bless po. Kaya po yung mga nag-walk-in, tambay lang po kayo. Ano yung nakakulos po? Kasi meron po tayong priority na 50 person ngayong araw. Sa susunod, bukas na araw pa lang, 195 yan na naka-through online. Ayun ang priority po namin ngayon na nag-online. Kaya po kayo mga nag-walk-in po para sa National ID. Standby po kayo. Makakamodin din po kayo. Pero depende po. Kung haba po ninyo yung pasensya at pag-aantay, gawin nyo na habang maaga pa. Sinasabi ko lang sa inyo na mas maaga pa to. Lahat po ng walk-in, standby yan. May priority po. Ano po yung tatlong barangay lang. Santa Cruz, Valenzuela, poblasyon lang po.
Olympia? Wala pa pong Olympia, wala pa pong Barangay Rizal, wala pa pong Bangkal, wala pa ho yun. Yung Del Pilar, wala rin po yun. Ngayon man nag-walking po, standby po kayo, kung gusto yung pumagantay, maka-accommodate po kayo. Yun yun. Sa senior home, priority naman ho yung senior. Ito po, kailangan din po nila ito. Susunitin nyo rito. Lahat ko na senior, priority yan. Tutunin po nyo namaya. Lahat na senior. Ito ko po. Hindi dapat yung di senior, buntis. Na-priority naman po kayo. Opo. Okay, lahat po original, wala zero. PSA original, NSO original. Will help you meet priority yun. Mga ID na yan. Yes, ma'am. Ano pong barangay tayo, ma'am? Yun po. Ngayon pala, sinasabi ko na, lahat ng walk-in, standby po yan. Standby po. Kasi meron kaming priority na kapag online, ha? Request na. Graso. Kailangan ko makapag-online po muna kayo. Kasi sabi ko nga po, yung mga nag-walk-in po, o mas maaga pa sa alas 5, alas 4, mag-aantay po kayo kasi ang priority po yung naka-online. At yung tatlong barangay po na... Wala pa po. Wala po kami sinabihan, ma'am. Hindi po namin kasi trabaho yun. May trabaho po ng PSA officer yun eh. Nasa amin po, ang trabaho po namin ayusin mo ang pila at kung ano po yung notice na po sa amin. Yun po, opo. Yun po sana. Pwede po. Depende po yun. Lahat naman po yun, ma'am, sir, magbibigyan. Ako po din po lahat na nag-aantay rito. Pero, sinasabihan ko na po ko sa lahat na nag-aantay rito, kung magreklamo rin po kayo, hanggang abang maaga pa, sinasabi ko na po sa inyo, priority po ang senior, BWD, buntis, at priority po ito, yung nakapag-online. Yes, ma'am, ano po parang kayo, ma'am? Po. Okay, may kulang po. May contact lens, may hikaw, may pintas. Bawal po yan. Lalo-lalo na may kulang po. Papaitiman niyo po yan. Hindi naman po tayo Amerikano, Amerikano eh. Pinoy po tayo. Itim po buhok natin. Kung puti man po yan, walang problema. Depende po kung magre-reject naman po yan, hindi naman po yung taga-PSA. Magre-reject niya yung gagawa ng ID natin. Ang ID natin gagawa niya, Banko Sentral ng Pilipinas. Yun ang magre-reject, hindi po yung mga taga-PSA, hindi rin po kami. Pwede kayo mag-proceed, gumo, pero sasabihin na namin sa inyo, pag na-reject kayo, hindi po natin alam pare-parehas yan. Ang magre-reject po niya, Banko Sentral. Pwede po kayong picture up, pwede kayong ma-accommodate. Kahit may kulang book nyo, depende po kung mapapasa kayo sa Banko Sentral. Opo, tama talaga sinasabi nyo, ma'am. Kawawa po yung talagang walang alam. Kaya nga po ngayon, sinasabi ko na mas maaga pa. Umaga pa lang, sinasabi ko na. Tapos yun na naka-priority na kapag online game, ba? Dito lang muna kayo. Ganito po kayo, dali nyo. Ito po yung nagbahay-bahay na nag-online din. House to house to eh. Kaya ito po ang kukunin dyan. I-scan po itong QR code na to. Kaya kung may ganito po kayo, dadali nyo yun. Susurrender nyo rito. Basta't may ID po kayo. Ano ba mga ID dala nyo? Lahat yan original. Hindi po po pwede itong blue card. Kailangan po yung yellow card at senior citizen card. Kasi sa senior na to. Card to kailangan yung white card. Ang ID po na primary natin, passport, driver's license, UMID. Isa lang doon sa tatlong binanggit ko, okay na po yun. Basta't walang problema sa birthday,
tama ang pangalan, may middle initial o wang o wala. Kailangan may katibayan kayo na wala kayong middle initial sa birth certificate nyo. Dadalhin nyo yung original yung birth certificate. Pag nakita nyo na may middle initial kayo, tapos sa ID nyo wala kayong middle initial, mare-reject lang din po yun. Pwede po yung yellow card. Pwede po yung mga SIM card. Sir, paano, ano pong website pagka mag-online register? Ha? Yun pa nga, inihingi pa nga namin yung isang ano namin dito, dito na ipapaskil yung website eh. Pero i-print pa lang. Baka mamaya, baka meron kami dyan na website. So, guys, kailangan online pala. Dahil walk-in lang ako, so maghihintay na lang ako dito hanggang mamaya. Pero okay lang, tsaga-tsaga lang. Kaya yung mga pupunta dito, kailangan may online appointment sila. Ipopost ko na lang mamaya kung saang website. Okay? Magtatanong muna ako. Sasagap muna ako ng balita dito. Okay? Kasi yung mga nakapag-walk-in na hindi po naka-schedule na barangay, kukunin naman nung kayo. Makakomodate naman po kayo. Pero sinasabi nga po sa inyo yung tagal mo, hindi ho namin ano yan, masisigurado. Nasa inyo po yan kung maghahantay po talaga. Pero makakomodate po kayo. Okay lang. Kasi sinasabi ko na po kasi paano na mamaya may mga magre-reklamo, mag-aangal, bakit mag-ganito, ganito katagal. Sinasabi ko na habang mas maaga pa sa inyo. Okay. Makakomodate po kayo. Makakomodate kayo kahit anong mangyari. Unahin lang ho natin na itong barangay na priority at yung mga nakapag-through online. Okay po, sir. Halimbawa yung poblasyon. Okay po. Yung poblasyon nakapila. Okay. Pupunin namin yung poblasyon na yan. Okay. Yung mga nakapag-walk-in, sana hindi ho, sana sila magagalit. Kasi na sila po priority namin ngayon. Okay po, okay. Makakomodate kayo lahat. Okay mo ka na lang, makakomodate kayo. Nay! So, ayun guys, kung kayo ay taga Barangay Valenzuela, Barangay Poblacion at Barangay Santa Cruz, pwede na po kayo pumunta dito dahil priority po kayo dito para sa national ID. Ngayon, kung walk-in lang kayo, okay lang din naman po. Kaya lang maghihintay po tayo. Uunahin po kasi nila yung may nakaschedule ngayon through online at saka yung mga barangay na nasabi ko. Okay? A few moments later. Yan, guys, bibigyan kayo nito. Yan, i-fill up lang natin itong health declaration form. Ayan, super dali lang naman. Tinawag agad kami, pinapunta kami dito. Tapos, uupo ulit kami ng konting oras. Ayan, upo lang, hantay lang konti. So, ito guys, andito na ako sa loob. Bali, chichikan lang nila yung ID na dala mo. Kung tama ba yung pag-fill up ng form nila. Tapos, magbabiometrics lang ako. And then, i-scan lang nila yung sa mata. Ayun. A few moments later. So, ayun guys, katatapos ko lang. Super dali lang pala. Bali, dumating ako dito 6:24 a.m. nung umaga. Natapos po ako is 9:25 a.m. din. Walk-in po ako. Mabilis lamang po. So guys, salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe at hit na rin ang bell button para updated ka pa sa mga susunod ko pang vlog. At kung may katanungan ka pa po, mag-comment ka lang at panigurado sasagutin ko po yan. Maraming salamat. Bye!